Nakakasigurado ako na ang paksa na ating tatalakayin sa ilang minuto na ito ay mahalaga na malaman ng bawat isa. Ngayon, gusto kong maging direkta. Ang karamihan ay hindi alam na ang bansang Israel, majority sa mga nakatira dito ay mga Hudyo. Here! Get the f*** out of the country! This is Jewish country only! Na ang Hudyo ang paniniwala nila ay sukdulan nilang tinataksil si Hesukristo o si Jesus Christ. Reason number one then that Jews reject Jesus is simply they believe they have to because part of being Jewish is rejecting Jesus. Kaya isang malaking advice para sa mga minamahal natin na kapatid kababayan. Kilalanin ho natin kung sino ang ating pinapagtanggol na mga tao. Ang mga Israeli, sila ho ay mga Hudyo na sukdulang tinataksil at hindi pinaniniwalaan, tinatatwa si Hesukristo. Alam nyo ba na sa paniniwala ng mga Israeli, sa paniniwala ng mga Hudyo, hindi ka ganap na isang tao, hindi ka ganap na isang Hudyo kapag hindi mo itinatatwa si Hesukristo. You can't be Jewish and at the same time believe in Jesus. In short, sa mas malinang paliwanag, dapat mong itaksil, dapat mong hindi paniwalaan si Hesukristo. Kapag naniwala ka sa kanya, ekis ka sa kanilang grupo. Katulad nitong mga video na ipapakita ko sa inyo. Una, itong video na ito. Nakita natin sa video na ito, habang pumaparada ang mga Hudyo na ito, nakasalubong nila ang mga Christian na magpaparade din, paparada din. Subalit nang makita nila ang mga Christian na ito sapagkat si Jesus ay talagang tinatatwa ng mga Hudyo na ito na naninirahan sa Israel, anong ginawa nila? Dinuraan nila ang cross na daladala ng mga Christian na ito na wala namang ginagawa sa kanila. Wala naman sa kanilang ginagawa yung mga Christian na ito, pero bakit nila binastos ng ganong pagkabastos? Bakit nila binastos ng ganong pagkabastos? Bakit sukdo na nilang tinatatwa ito? Pangalawa, pakinggan yung ginawang musika ng mga Hudyo na ito na sukdo lang pangbabastos kay Hesukristo. Oh Jesus, Jesus, he's a bastard, bastard. Jesus is a bastard, that child is not my son. But I will search both near and far, high and low, from dawn to dusk, to find the man who did this, who is the guilty one. Kaya naman mga minamahal na kapatid magulang, nakita natin ang ginawa ng mga Hudyo. Nakita natin ang ginagawa ng mga Israelis. Bagkus dapat mas umalma ang mga Christian dito. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, sila ang 100%'ng tinatakwil si Jesus Christ. Peace be upon him. Ngayon, gusto ko naman munang ibigay yung side kung ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus Christ. Alam nyo ba mga minamahal na kapatid na ang mga taong ito, sila pa ang sukdulang sumusunod sa kung ano ang iniutos ni Hesukristo. Bakit? Hayaan niyo po akong linawin ang pangungusap na akin sinabi. Ngayon, merong paniniwala sa Islam. 6 na haligi ng pananampalataya sa Islam. Sa 6 na haligi ng pananampalataya na yun, nabanggit doon ang paniniwala sa mga propetang ipinadala ng ating Panginoon. Ngayon po, si Jesus Christ ay isa sa mga iginagalang, nirerespeto na isang sugo na ipinadala ng ating Panginoon. Sa Islam, merong isang malaking karangalan, merong isang malaking posisyon si Hesukristo. In short, ang Muslim ay hindi maaaring mabuo ang kanyang pananampalataya kung hindi niya paniniwalaan si Hesukristo, kung hindi niya iibigin si Hesukristo sa tamang pamamaraan. Hindi katulad ng mga Hudyo na naninirahan ngayon sa Israeli. Anong kanilang paniniwala? Itakwil si Jesus Christ. Binabastos, dinuduraan. Alam nyo ba na marami pang ginagawa ang mga Hudyo, mga Israeli sa mga Christian? Hindi lamang po sa mga Muslim na naninirahan sa Palestine, bagkus sa buong sulok po ng mundo. Last word ko dito, pagkatapos kong ipaniliwanag ang side ng Hudyo, sa Islam po, hindi ka matatawag na isang Muslim kung hindi ka maniniwala sa mga pahayag na sinabi ni Hesukristo. Sapagkat ang pahayag niya, ito ay ang lahat ng kautusan rin ng mga nagdaang propeta. Sumainyo nawa ang kabayapaan, mga minamahal na kapatid kababayan sa mga sulok ng mundo.